sa inyong lahat, mga kaibigan. Bali, ang gagawin natin ngayon ay bubuo tayo ng board ng capacitor tester. So, bali, ito yung mga materialis natin. Isang capacitor na 220 microfarad, 400 volts. Tapos, ayan, ikabit natin yan dito sa ating PCB board. So, ayan, ikabit natin. Tapos, hinangin natin. Ayan, ihinang muna natin yung dalawang paa niya dito sa kanyang PCB board. At pagkatapos nating ilagay yan, ilalagay naman natin yung ating diode na IN5408 doon sa positive side ng ating capacitor. So ayan, ilagay natin yung diode doon sa positive side ng ating capacitor na 220 UF at 400 volts. So ayan, bali hinangin ulit natin. So ayan, hinangin natin. At pagkatapos nyan, lalagyan naman natin siya ng fuse para protection. Bali, ang ilalagay nating fuse ay 3 ampere para kung sakaling magkaroon siya ng short circuit, hindi siya hindi masisira ang ibang pyesa niya. So ayan, kabit natin yung fuse na 3 ampere. So ayan, hinang natin. Ayan, hinang din natin ng maayos sa ating PCB board. Ayan, naikabit na natin yung fuse saka yung diode para kung magkaroon man siya ng short circuit, hindi siya masisira. So ayan, tapos lagyan natin siya ng switch doon sa ano niya, kasi bali lalagyan natin siya ng switch doon sa pagitan ng positive side ng ano, ng capacitor tester saka anong sa pagitan ng capacitor na 220 UF tapos diode. So ayan, ilagay natin yung ano, yung wire na abang para doon sa switch, doon sa push button switch. So ayan, ilagay na natin. Tapos ilagay pa natin yung isa, bali katabi din niya para yan sa switch, doon sa ating push button switch, para pag ginagamit natin, pwede natin siyang i-off para hindi tayo makuryente o kaya masagi natin yung plate niya, yung test plate, kasi pwede tayo makuryente niyan. So ayan, ikabit natin. Tapos ikabit din natin yung wire na abang doon sa ating ilaw doon sa neon lamp na 220. So ayan, kabit natin yung para sa neon lamp na 220 volts. So ayan, kabit natin. So para yan doon sa ating mga ado sa ating neon lamp. So ayan, ikabit na natin yung wire. Tapos ikabit naman natin yung ating resistor na 3.9 meg para yan dun sa ating lamp, dun sa ating neon lamp. So ayan, bali ano siya, 1/2 watts. So ayan, ihinang muna natin. Ayan, tapos putulin natin yung mga paa. So ayan, tuli natin para hindi tayo mahirapan. Tapos ilagay din naman natin yung sa ano, sa switch niya, para yan doon naman sa ating switch na sliding switch, doon sa ating switch na 6 ang paa. So ayan, ikabit natin tapos hinangin natin. So ayan,
putulin natin yung paa, yung pinakasobra ng wire, para hindi siya sabog-sabog pag ininang. So ayan, tapos ilagay natin yung resistor, yung resistor na bali ang ano niyan, 5k 5 watts. So ayan, hinangin natin. So ayan, bali nakabit na natin, tapos hinangin natin. So ayan, hinangin natin, bali kabit din natin yung resistor na 15k tapos 5 watts. Bali yung kanina 5k na 5 watts, tapos yung isa naman 15k na 5 watts din. Tapos meron pa tayong ilalagay dyan na isa pang resistor na 220k. Bali 5 watts din yan, ilalagay din natin yan doon sa ating board. So ayan, inang i-cut muna natin yung mga paa ng ating mga resistor para maayos yung ating pagkakahinang, pagkakalagay doon sa board. So ayan, ayusin lang natin yung hinang. So mahirap kasing ihinang. So ayan, putulin natin yung paa. So ayan, putol na yung paa. Tapos ilagay natin yung wire. Ayan naman yung supply. Supply yan na 220 doon sa ating ano, doon sa ating capacitor tester. So ayan, ilagay natin yan. So pag nalagay na natin yan, ikakabit naman natin yung isa pang resistor na 220 ohms, 220k ohms. So ayan, hihinang natin. Ayan, nahihinang na natin. Tapos ilagay pa natin yung iba pa mga wire na abang para doon sa switch natin, ito sa ating sliding switch. So ayan, hihinang natin. So kung bago nga pala kayo sa aking channel at tapadaan lang kayo, please lang i-subscribe nyo naman yung channel ko at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na upload ko. So para may matutunan din kayo at makita nyo kung paano mag-repair at mag-ayos ng mga ganitong mga bagay. So ayan, ikabit din natin yung tatlong resistor para naman yan doon sa ating indicator light. So 1.5 watts lang yan. So ikabit natin yung ating resistor na 220k. Tapos ilagay natin yung ating ano, yung ating yung ating mga wire na abang para doon sa ating ano, para doon sa ating LED, doon sa ating LED. So ayan, tapos ihinang natin. Bali ayusin lang muna natin yung pagkakakabit doon sa ano niya, pagkakasaksak doon sa butas ng ating mga resistor. Tapos hinangin natin. Ayan. So hinangin muna natin. Tapos pagkatapos nating ihinang yan, balikan natin yung ibang mga hinang para maayos talaga, para ayos yung connection niya. So ayan, check lang natin ibang mga wire, yung ating mga abang doon sa ating switch saka doon sa ating supply. Ng ating board para sa ating capacitor tester. So ayan. So pwede rin namang hindi natin lagyan ng board yan. Pwedeng kunikonektahin na lang natin. Tapos lagyan na natin ang supply. Pero gusto ko kasi maayos. Kasi nung sumubok ako ng ganong, ano, ganong style, hindi nagkakasya doon sa ating box, doon sa ginawa kong box na maliit.
kasi masyadong malaki yung kapasitor, tapos malalaki rin yung mga resistor, kaya sikip na sikip siya doon sa box na ginawa ko. Kaya naisip ko na lagyan siya ng board ng PCB para mas maayos yung mga pagkakalagay ng mga resistor at ng kapasitor. Kasi pag pinilit natin, ang nangyayari sa kanya, masisira yung mga paa ng ating kapasitor at ng ating resistor. So, ayan, hihinang lang natin. So, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video ng i-upload ko. At i-share nyo na rin at para makita ng iba nating mga kaibigan na gusto rin matuto sa mga ganitong mga pagre-repair, pagbubuo at matuto rin sila. So ayan, ito na yung ating capacitor tester, yung board. So lalagyan na lang natin ng box yan. So ayan, maraming salamat sa inyo.